Yan. So magandang gabi po sa inyo muli, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa atin pong gawain ngayong gabi. So nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat tayo ay kanyang pinagsama-sama. Tanggalin ko muna ang screen share. Ayan, para ang makita sa recording ay ang ating mga mukha. Ayan. So welcome. Hindi natin nakasama sina Kuya Eric Pacifico at si kapatid na Hazel. By the way, nirecord ko naman just in case ay ipapadala ko ito sa kanila. So gaya ng nakita natin sa screen, ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay The Six Stages of Marriage. Ayan. At ang sabi nga, building a successful marriage is a lifelong challenge. Hindi ito madali. Gaya na binanggit ko kanina, talagang habang panahon natin itong tatrabahuhin. So simulan natin ngayon, tingnan natin yung mga stages para hindi na tayo magtagal. Ang unang stage ay yung tinatawag na the happy stage. Ayan. So yung happy stage, yan ay nararanasan ng mga bago pa lang nag-aasawa. Ang tawag ng iba dyan ay honeymoon stage. This is the honeymoon stage. When romance and intense attraction bond a couple together and lead to commitment. Ayan. So, mahalaga yan. Hindi natin nakakalimutan yan. Yung unang gabi na yan, yung unang araw na mag-asawa kayo, mahalaga yan eh. Yung unang luto, yung lahat ng una, yung unang pagkakataong naligo ng sabay, oh, di ba, mga ganon. Yan eh, honeymoon. Masaya yan. Kaya mahalaga sa mag-asawa kapag nagkakaroon ng problema, binabalikan yung happy stage na yan. Kasi lahat naman ng couples, dumaan talaga dyan sa happy stage na yan. Sabi, in retrospect, it often seems as short-lived as a springtime. Probably by 2 years, no? Most couples have usually lost that initial magic, though this can vary by couple. Meron namang mga couple na sabi, ano ba naman kayo, para kayong laging bagong kasal. Ayan, di ba? Meron mga ganon. Pero meron mga couple na mabilis itong nawawala. Sabi nga, when it is happening, the passion stage is very strong and significant. It is a wave of feel-good brain chemical orchestrated by Mother Nature to make the two of you forsake all other and take action to ensure the survival of the species. Can you imagine kung wala yung damdamin na yan? Kung wala yung damdamin na yan, bakit nagagawa ng isang lalaki na iwanan ng kanyang mga magulang at sumama sa kanyang asawa at sila'y maging isa? So, kaya nga, di ba napakahirap nun para iwanan nung bawat isa, ng babae at ng lalaki, yung kanilang mga comfort zone, yung kanilang pamilya. Para mangyari yon, ang Diyos mismo nagbibigay siya nung tinatawag na ano na yun eh, na damdamin na yon, yung happy stage na yon. At inilalagay yon, di ba? Hindi ba minsan pag magkaaway na, kapag yung hindi na magkasundo, sinasabi, bakit ba ako sumama-sama sa iyo? Ang sarap-sarap ng buhay ko nung dalaga ako. Sarap-sarap ng buhay ko nung binata ako. No, so noon na-realize kapag nawala na yung happy stage na yon, doon dumarating sa ano, sa pagkakataon na nagsisisi, ano? So yung brain chemical na yon, orchestrated yon not only by the Mother Nature but by God. It is God who gave that chemical things on the brain that makes us forsake all things for the sake of our spouse. Ayan, so yun yun, ho? At even if you're marrying later in life or for second time, yung minsan nag-asawa ka pangalawang beses, pangatlong beses, nature supplies this delicious burst of neurotransmitters to make you bond. Okay, kahit nakakailang asawa na, parating yung unang pagsasama, yun ay tinatawag na happy stage. No, mas nagiging masaya yon. Kaya may mga lalaki o may mga babae, para maramdaman yung stage na yon na hindi niya maramdaman ngayon sa present relationship, kumakalas at nagsisimula ng isang bagong relationship. Kasi nga, gusto niya uling maranasan yung happy stage na yon. But again, gusto ko lang sabihin, yung happy stage na yon ay short-lived yon.
No, hindi 'yon magtatagal. Couples not only frolic and fall madly in love in this stage, they begin to establish the trust, respect, and emotional intimacy that will support their relationships forever. Okay? Yun. So, merong ilang mga mahalagang salita na dapat tayong maalala at tandaan sa stage na ito. Ano yun? Itong stage ng happy marriage o happy happy stage. Nakalimutan. Itong happy stage, punong-puno ito ng intensity. Ayan. So ano ibig sabihin nun? You are engrossed to one another. Sa Tagalog yan, lasing na lasing kayo sa isa't isa. Yan ba yung tipong wala kayong nakikita? Wala kayong pakialam sa mundo? No, yung para bang ang mundo umiikot lang sa inyong dalawa. Ayan. So punong-puno yan ng intensity, yung happy stage na yan. Pagkatapos, idealistic kayo, no? Punong-puno ng idealism. Ano ibig sabihin? Putting each other on the pedestal. Walang pinakamagaling na lalaki, walang pinakamagaling na babae kung hindi yung partner mo, yung mahal mo. No, yan 'yon. Yan yung mga sitwasyon na 'yan. Tapos punong-puno ng indulgence, no? Doing whatever your partner wants. Pampering, giving in. Kapag mahirap na gawain, sasabihin, ako na gagawa niyan. O, matulog ka na, magpahinga ka na, ako na dyan. So yan, lahat, no? Lahat ng pagpaparaya gagawin. Sa mga panahon na yan, talaga namang kung magagawang maglingkod, magpunasan ng pawis sa likod, no? Magsubuan ng pagkain, lahat ng kasuitan, no? Lahat ng indulgence, ginagawa dyan sa happy stage. Tapos punong-puno ng infatuation. You're in high. Huh? You're in high. Waking in the cloud always. Ang gaganda ng tawagan. Sweetheart, honey bunch, mahal. No? Ang ganda ng mga tawagan. Diyan yan nabubuo. Sa mga panahon na yan, yung mga terms of endearment. Diyan yan ibinibigay. Pagkatapos, yung stage na yan, punong-puno rin ng ignorance. Yung mga walang kamuwangan sa isa't isa. Kaya parang mga tutang bulag yan, sunod lang ng sunod dahil sa kanyang pagmamahal. And that puppy love leads to a dog's life. Yan ang realidad. No? So, dahil mga wala pa kayong kamuwangan, sige lang ng sige. Kasi nga, bago pa lang. Dinidiskubre pa ang mga bagay na hindi naman ipinakita noong nagliligawan. Diyan na utot na sa harapan, no? Diyan dumidighay na sa harapan, wala nang tinatago, no? Hindi na kumbaga, 'yan yung discovery o 'yun yung time na kung saan nadidiskubre mo yung mga bagay na dati ay hindi sinasabi sa iyo. So, tandaan natin this stage, it won't last forever. So yung happy stage na yan, hindi yan nagtatagal. Kaya tatanungin ko kayo, sino sa inyo ang nasa happy stage pa? Nandyan ba kayo sa happy stage na yan? So siguro sasabihin niyo, Pastor, fast forward. So wala na tayo dyan sa happy stage. Pero mga kapatid, may this remind us na diyan tayo nagsimula, hindi masamang balik-balikan yan at hindi masamang gawin yan ng mga mag-asawa. Kahit na may edad kayo, kasi kayo rin naman yan eh. Ang tanong dyan eh, bakit ito nawala? Bakit ito tumigil? Ayun. So, yun yung una, no? Happy stage. Pangalawa, stage 2 ay yung tinatawag na stage of realization. Ayan. Or stage of discovery. Ang tawag ng iba rito, the party is over stage. Pagtapos na party, ano naiiwanan, mga kapatid? Pagtapos na party, halimbawa sa bahay niyo ginawa, ano naiiwanan? Mga hugasin. Mga basura. No, yo, yun mga tatrabuhin ninyo, no? Agod. Tama. Ito pong stage 2 o yung realization or discovery stage, ay ito yung panahon na kung saan
ay unti-unti mo na nga nakikilala kung ano yung tunay na pagkatao. Diyan, medyo nagsisimula na rin diyan ng mga pagtatanong. Tatagal ba ako rito? Tatagal ba ako na ganito kasama? Ngayon, ang sagot mo, pipilitin kong tumagal, kaya ang gagawin mo, pipilitin mong baguhin. Pipilitin mong baguhin. Sabi ng Proverbs 27, sabi diyan, a quarrelsome wife is like the dripping of a leaky roof in a storm, in a rainstorm. Restraining her is like restraining the wind or grasping oil with the hand. You know, ewan ko ba't babae ang binanggit dyan eh, no? Sabi, ang babaeng bungangera o pala bungangera tawag dyan eh, no? O palaaway ay katulad daw ng tumutulong bubungan sa panahon ng bagyo. Iyon sabi. Gano'ng kaingay yung tumutulong bubong kapag bumabagyo. Ingay, no? Ayan. At yung pigilin daw siya ay parang pumigil sa hangin. Parang dinakot mo yung langis ng iyong kamay. Mapipigil mo may langis sa iyong kamay. So yan. Kaya yan ang sabi ng Proverbs. At kapag ganito na ang sitwasyon, dahil nga, siyempre gusto mong baguhin, either way yan, babae o lalaki, kapag pinipilit mong baguhin dahil na-discovery mo na ganito pala, ganun pala, oh, yan, magsisimula na kayong magkaroon ng problema dyan. Madidiscovery mo na ano tawag doon, yung toothpaste lang. Diba, yung pinipisa yung toothpaste, dapat sa puwitan. Pero yung asawa mo, pinipisa doon sa dulo. So ikaw yung pihit ng pihit papakyat. So yon yung paglalagay lang ng tissue paper, pailalim ba o paibabo ba, pinagtatalunan. So at maraming pang iba. Yung mga pinagtatalunan, hindi malamaw, no? Ilagay sa lagay ng marumi, yung medyas, saan. So yung mga bagay na yon, nadidiscovery na yon. Ngayon, kapag dumating doon sa panahon na ito, ay mahalaga na ating matutunan na mag-adjust. Ano po? In this stage, the honeymoon ends and a more real vision of the rest of your life begins. Ayan. Sa stage na ito, you discover your spouse is not only human, he also doesn't load the dishwasher or lower the toilet seat or baliktad, kung lalaki o kung babae. So ano mangyayari dyan? Disappointment and early conflicts are the hallmark of this difficult and avoidable period as the two of you make the first steps towards accepting each other for who you really are. Now, minsan yung talsik ng wiwi, no? Pupunasan sa hindi pinupunasan, yun yung mga bagay na simple lang pero nadidiscovery na ng bawat isa. So, yun yun, ano po? Sa stage na ito, yung sa stage na ito ng realization, yung tinatawag na delights turns to disillusionment. Dating turns to debating. Minsan lalabas kayo, lumabas nga tayo. Lalabas kayo para magkapi-kapi man lang or maglakad-lakad sa park. Pero nagiging panahon yung date na yon ng debate. Nagiging panahon yun ng pag-uusap. Meron pa naman mga babae na kailangan pang gumawa ng appointment para mag-usap. Hindi ba pwedeng casual talk na lang o casual random kwentuhan? Parang kailangan pa, parang meeting. Mag-uusap lang, parang meeting pa. Parang yung katabi ko na kailangan na nating mag-usap. Para bang kailangan, para may malaking problema na kailangan pa tayo umupo sa isang meeting board at pag-usapan, hindi na lang gawing random na mag-usap na lang. So yung ganun, ano? So dating turns to debating, romance turns to resentment, ideals turns to ordeal, and thrills turns to tensions. Yan yung mga nadidiscovery kasi at sa bawat discovery minsan ay humahantong sa disillusionment, sa debate, sa resentment, sa tensions, sa ordeal. Yan ang nangyayari. Kaya importante na
kung na-discover yung mga pangit, pilitin din nating i-discover yung magaganda. Kasi hindi naman lahat pangit. Hindi po ba? Naman lahat ay debatable. Hindi naman lahat ay hahantong sa pagiging resentful. So, yun po yun. So, the mission challenge, no less than laying the groundwork for a long future together based on acceptance, respect, and openness to change. Yan. So, you'll need to assertively discuss and emphatically listen as you both introduce your deepest personal needs and wants. This creates a foundation for being truly known, understood, and supported in the years ahead. Yan. Kaya mahalaga rito yung at least pinag-uusapan na yan, dinidiscuss na. Hindi iniipon, 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 nakalaunan pagsabog, ayun na, hindi na maayos. No? Kaya dapat at this stage pa lang, yung mga discovery na yan, kaya mabuti at pangit, ay dapat yan pinag-uusapan. Para humantong kayo sa ikatlong stage, at ang third stage ay yung tinatawag na compromise. Ayan. So, yung compromise, as marriage progress, they inevitably become more complicated. Why? Kasi pagdating sa stage na yan, lumalaki pamilya. No? Maaaring nag-improve yung career. No? Career grow, houses get bigger, yung personal commitment grow deeper, darating ang anak. In the cooperation stage, marriage takes on a business-like personality. Set aside all that love and emotion and personal realization stuff. Now, darating dyan yung mortgage to be paid, debts to be handled, careers to be directed, health to be managed, and first and foremost, children to be raised. Kaya dito sa stage na ito, gusto mo mang kumalas? Gusto mo mang humiwalay na o umayo na? Makikipag-compromise ka na lang. Dahil iisipin mo dyan, may binabayaran kaming bahay eh. Merong sayang naman yung karir ko, masisira. Ang mga bata, mapapahamak ang mga bata. So, yun. So, yung commitment ninyo is no longer between the love that you shared, but on the things that you are responsible about. Kaya nakikipag-compromise ka na lang at this point in time. Sa ganitong sitwasyon, maraming mga couples na nabubuhay ngayon. Maraming mga mag-asawa ang nasa ikatatlong stage na ito. Ito yung stage of compromise. Pagkailangan mo ko, sige, andito ako. Pagkailangan kita, sige, dapat nandyan ka. Hati tayo sa mga gastos, hati tayo sa mga responsibility sa mga bata. Pag ganon, compromising, lalabas na lang yan na para kayong mga border sa sarili ninyong mga bahay. Ayan. So may mga important words na dapat nating tandaan sa stage na ito. Ano yung mga important words? Number one, dullness. Kasi, yan yung mga narinig eh, araw-araw na lang, ganito, routine. No more interest. Ayaw na mag-ahit man lang, magkatabi matulog pero hindi naliligo. So yun yung mga bagay na napapansin. No? Wala na yung excitement. Hindi na nasasabik sa isa't isa. Lagi nang may disagreements. Nag-aaway lagi. Clashes are always a situation. Tapos, nandyan na yung walang gustong umami ng pagkakamali. Parehong defensive. No? Yung blaming is a game and almost always part and always part of the day-to-day communication. Ayan. Tapos yung disapproval. Before nothing is wrong, but now everything is wrong. Bibili lang ng kung ano, nagtatalo. No? Konting bagay, pagtatalunan. Ulam, lutong ulam, pagtatalunan. Damit na isusuot, pagtatalunan. So lahat na lang. No? Yung disapproval ay common na nangyayari sa stage na ito. Kaya kung evident yan, dullness, disagreement, defensiveness, disapproval,
At number 5, disappointment. Ibig sabihin, nasa stage na yan ng marriage. You regret being married. Sabihin mo, buti pa nung dalaga ako. Buti pa nung binata ako. Kaya ang tanong, paano ba ito matitigil? Bakit ba ako nag-asawa pa? Napakalaking pagkakamali itong nagawa ko. At pinagsisisihan ko ito. Yan. So yan po yun. Yung stage na yan ng compromise. And that stage will lead to depression and divorce. Yan. Kaya mahalaga yung mga salita na yan. Yung mga words na yan na ating dinidiscuss. Yan. Punta na tayo ngayon sa stage number 4. Ano yung stage number 4? Stage number 4 is a stage of sarcasm or rebellion. Ayan. So dahil compromising na lang ang lahat sa loob ng bahay, hindi ka na makakita ng masaya, lagi na lang kayong nag-aaway, lagi na lang may disagreement. So darating yung panahon na sa pagkakataong ito, mamimiss mo ngayon ang mga kaibigan mo. Or mamimiss mo yung dati mong laruan, dati mong libangan, yung dating nagpapasaya sa'yo bago ka pasayahin ng misis mo. You will revert to that old self. Hahanapin mo. Kaya doon ka hahanap ng kaligayahan na para naman sa asawa mo, kapag binalikan mo yon, lalabas na ini-ignore mo siya. At pangalawa, katanda-tanda mo na bumabalik ka pa roon na hindi mo na dapat balikan. Kaya it will create another conflict. O kaya naman, pag na-miss mo yung mga... Dahil gusto mo nang may masasabihan, gusto mo nang mayroong makakakwentuhan, at i-prove kung ikaw lang ba ang dumadaan sa ganung stage, makikipag-date ka sa mga kaibigan mo, makikipagkita ka. Now, most of the time, pinagsisimulan din to ng away at ng hindi pagkakaunawaan. No? Kaya maririnig mo yung sarcasm. No? Sarcastic lagi. No? Palabas-labas ka. Ano ka, binata? Ano, nagdadalaga ka? So yun yung mga maririnig yung mga ano, nagmumurang kamatis. Yan. Tapos, she wants to travel. He wants to play weekly softball. Yan, ganyan yan eh. She wants to build her career. He wants to build his career. Yan. Common yan sa ganyang stage. So, tandaan po natin, even for couples who successfully navigate the realization stage of marriage and lay the foundation for a happy, respectful coexistence together, a time inevitably emerges when self-interest often overtakes the interest of the marriage. And when this happens, be ready for the battles. Talagang ano eh, parang pag nasa stage na ito, para kayong Russia at saka Ukraine. Para ng Russia yan at saka Ukraine. So, anong dapat gawin? Ho? Sabi po, amid the power struggles of the rebellion stage is tricky business. Is tricky business. You both believe you are right. Pareho kayong naniniwalang kayo tama pareha. So of course, your partners are wrong pag ikaw ang tama. Pag siya naman na sinabi niyang tama, of course, ikaw ang mali. And that means you are simultaneously offended at being called wrong and claiming the moral high ground. So is this any way to run a marriage? Yan ang madalas na tanong eh. Ganito ba talaga ang pag-aasawa? Ganito ba talaga dapat ang buhay? So, sabi ng mga expert, the drama of the rebellion stage are unavoidable. Pero drama ng rebellion stage ay hindi maiiwasan. Learning the art of the good fight is the mission now. So, hindi naman naiiwasan ang disagreement, hindi naiiwasan ang pagtatalo, hindi naiiwasan ang pag-aaway. Pero, ang sabi dyan, often, it is the nature of the battles rather than the substance of the discussion that leads to trouble. Why? Rebellious thoughts, when met with anger and frustration, often lead to rebellious action.
such as infidelity, outlandish spending, or saying yes to sudden offer from work to transfer to a new city, any of this can spell disaster for a marriage. Yeah, either way yan, kung kanino man ang may puso ng pagre-rebelde, tandaan ninyo, anumang bagay na pwede niyang gawin para makagante, ay gagawin niya. Kaya dyan, papasok na yung infidelity, yung ayaw mong tumigil, lagi ako, ang sinisisi mo, gagastahin ko ng gagastahin niyang pera. Yung ganun. Kaya makikita nyo, lalo pang palala ng palala ang problema dito sa rebellion stage. May prayer, wala naman sana sa bawat isa sa atin ang naandito sa estadong ito. So ang panlima, the fifth step ay yung tinatawag na yan, explosion. Ito na yung matindi na pwedeng mangyari sa buhay ng mag-asawa. Dahil sa rebellion, tasabog na. Yan. So job loss, major health problems, a move to a new city, financial troubles, illness or death of a parent. As you pass through midlife and into the golden years, major life development seems to come upon the other. No? In this explosion phase, either you, your spouse, or both of you are dealing with major life-shaking events that could affect your relationship for a day, a year, or the rest of your lives. So while the other six of five stages tend to occur in order, the explosion stage can happen at any time in a marriage, though it happens most as we pass through our 40s and 50s. Kaya yung mga edad 40, papuntang 50, dyan pwedeng mangyari yung tinatawag na explosion stage. Ayan. So, confronted by a personal crisis, your marriage can be a source of solace or sorely tried by the unexpected pressure of new roles, new limitations, and new fears. So ang mission sa explosion stage, sa stage na ito, ay to deal the best you can with life's challenges and changes. But at the same time, keep yourself happy and healthy. Letting your marriage see you through can be as simple as sharing daily joys, provided you sometimes practice the art of putting aside your fear and putting aside your stress. Ayan. So sana wala pa tayo doon sa explosion stage, no? At ang panghuli, pang-anim, ay yung tinatawag na the completion stage. Ayan. Completion. Ibig sabihin, nandun ka na sa level na nais ng Diyos sa isa't isa. Ang nais ng Diyos ay yung bubuin tayo ng ating mga relasyon. Sabi, it is no coincidence. Lots of survey find that marital happiness soars after several decades of shared life. Experts say simply that it's because the kids are grown and couples know each other very, very well, kaya sila nagkakasundo na. But there's more to it than that. Knowing each other isn't merely about tolerating each other's habit, quirks, and needs. In the completion stage, knowing each other has a far deeper meaning and a bigger payoff as well. So to attain completion, it's a choice. Sabi nga ng 1 Corinthians 13:4, love develop trust. So meron pong acronym yung trust, isa-isahin natin. Letter T, develop tenderness. So ano yung ibig sabihin? You're not trying to destroy each other. At this point, yung completion stage, there is caring. Number two, there is respect. Yeah, may respeto na, yung letter R. Appreciation, acceptance of responsibility.
Kasi dito matatanda na kayo eh. Kaya kapag lumampas kayo doon sa stage noong rebellion, ng explosion, you will be complete. No? Darating yung panahon na i-enjoy nyo na lang yung buhay bilang mag-asawa. Kasi at this point, yung explosion stage kasi nasa 40-50. So itong edad na ito ng completion, mga katulad namin ng edad ni Ate Dang Mo, mga 50 pataas na yan, ang mga bata malalaki na, yung iba dyan may apo na. So kaya nandun na yung respeto sa isa't isa kasi mga lolo't lola na kayo. Eh. Meron na acceptance of responsibility. At tigit doon, meron ng understanding of what? Of the difference, uniqueness, no? Ito ay ina-acknowledge na. Pagkatapos, there is security. No matter what will happen, we will make it. And we will never allow crisis to stop a good marriage. Yan. So, security comes from commitment. And the last, there is letter T, truthfulness. Now, at this stage, wala nang lihim. Open na lahat. There is honesty and transparency. Ayan. So, yan yung huli. Completion. So, part of being a happy man, part nito is never to lose the boy within. The same goes with women. There is the spirit of a young girl inside. Hindi naman dapat yun mawala. No matter how many wrinkles edge the eyes, maintaining a childlike love of life, laughter, nature, and each other is the real secret to a perpetuality blessed relationship. No, perpetually rather. Perpetually. Ang hirap bikasin. Perpetually blessed relationship. It is also living in the present, not the past. In the completion stage of marriage, there is never a belief that the best times are over. They should always be today and tomorrow. The best times is today and tomorrow. Para daw ma-reach yung completion stage, anong dapat gawin? One, open up, don't hold back, be honest always. Number two, give up, surrender is not defeat. Ngayon, anong dapat i-give up? Anong dapat isuko? Minsan ito yung napakahirap eh dahil sa pride. Pero kailangan nating sumuko. Isuko natin, una, yung silent treatment. Naku, walang kakwenta-kwenta. Ang katatandaan nyo na, isang linggo na kayo hindi nag-uusap, ayaw nyo pa mag-usap. So, hindi yan uubra. Give up silent treatment. Pangalawa, give up the threat of walk away or walk out. Huwag na huwag mag-walk out. Pag ginawa mong mag-walk out, huwag ka nang babalik. Minsan nakakapikot. Walk out, tapos uuwi rin, no? Di ba? Don't walk out. Give up sarcasm. Yan. Give up ridicule. Give up blaming. Give up selfishness. And give, ito, importante, give up trying to change your partner. So yan, open up, don't hold back, be honest always, and give up. Surrender is not defeat. Give up all those things. And panghuli, grow up. Marriage can make it if we can learn to grow up. Because adapt and adjust is necessary. Amen? Ayan. So yan po yung ating pag-aaral ngayong gabi. Salamat sa Panginoon at nawa ang Diyos ang patuloy na magpaalaala sa atin ng mga bagay na ito. Yan. So, 6 stages of marriage. Papatayin ko na ang recording. Ayan. Pause na tayo. O, magkwentohan na tayo. Pastor,
Ay! Papasalamat ako sa inyo sa buhay nyo talaga. Kasi yung mga tinuturo nyo, kung halimbawa, yung masyado siyang technical, yung hinihimay-himay nyo talaga na totoong nangyayari, talagang sa umpisa, parang mahaba, pero pag talagang nag-focus kayo, kahit yung mga preaching nyo, pastor, talagang hinihimay-himay nyo na totoong realidad na nangyayari. Kaya sabi ko nga kay Mrs., pasalamat kami na nasa church kami ng ganyan. Talagang napakaswerte namin at nalalaman namin yung mga ganung bagay na yung mga tao naman sana alam din ng iba. Di ba? Kaya salamat sa buhay niyo talaga, pastor. Alam mo kapatid, hindi lahat ng tao binibigyan ng Diyos ng wisdom para maintindihan. Yeah, pastor eh. Kung bibilangin natin yung buwisit na buwisit sa akin, sa 2-4 lang, napakaraming buwisit sa akin. Post daw ako ng post ng kung ano-ano dun eh. Pero kung napapakinggan nga kayo, pastor eh, talagang sana nalalaman din nila yung sinasabi nyo. Pero yun nga, ganun nga talaga yun eh. Hindi naman natin mapipilit ang bawat isa na makinig. Hindi mo naman po pwedeng kahit naman nakinig, misa naman, hindi naman. Nakalabas lang sa kabila. Kaya importante, naniniwala naman ako na ang salita ng Diyos, hindi yan babalik ng walang kabuluhan. Para doon sa mga binigyan talaga ng Diyos ng pagkaunawa. Sila, kasi yung kung kasi lipas na pangaraw sa atin. Choppy, Kuya Bert, choppy. Choppy. Opo nga, eh. Malabo pa po. Ayan. Okay na. Wala eh. Okay. Ano yung sinabi mo kanina? Sabi ko yung magandang ipinigay, talagang puro sa realidad yung talagang nangyayari na ipapaliwanag niyo po ng mabuti sa amin pati sa mga ibang pananambaha. Nalalaman po namin lahat yung katotohanan niya. Pinubulay-bulay talaga eh. Pinakamadali kasing gawin ay yung magbigay ka ng example ng mensaheng mauunawaan sa panahon ngayon. Marami kasing mga mangangaral na hindi ko naman nila lahat na minsan talaga ay siguro dahil sa kakulangan din nila ng karanasan at experience bilang pastor. Yung kasing mga example na pwede mong gamitin ay bunga rin naman ng iyong karanasan sa paglilingkod. At sa mahigit ng 35 taon kong pagiging pastor, iyon yung mga bagay na naipagkaloob na sa akin ng Diyos, yung karanasan yon. Yeah. Sa kanila po, makukuha mo, puro speaking of the tongue. Ginagaya ko, ba't di ko naman magaya? Ako din nga ho dati, nag-speaking of the tongue. Paano pa sinasabi nun? Hindi, sabi mag-speaking of the tongue at para pospos. Hindi naman talaga, parang pipilitin ko yung sarili ko, pero hindi naman. Kaya iyon, tingnan mo yon. Kaya masasabi ko lang po eh. Parang tingnan niyo for practicality sake na lang. Wag na nating pairalin muna yung Wag na nating muna pairalin yung tinatawag na pananampalataya. Yung logic na lang using the brain. Sabi ni Apostol Pablo, kung magsasalita ka at hindi ka maiintindihan, tumahimik ka. Mahirap bang intindihin yon? Ngayon, sabi, kung magsasalita ka at walang magpapaliwanag, huwag ka na magsalita. Ngayon, bakit ganon? Yung bang gusto sabihin ng isang tao roon ay unintelligible words. Ang binabanggit ni Apostol Pablo sa Corinto ay intelligible word. Ano ba ibig sabihin ng intelligible? Naiintindihan. Yung taong pwedeng magpaliwanag nun ay naintindihan yung kanyang sinabi. Intelligible word yun. For example, sinabi ni Pablo, nagsalita ang isang Griego. Nagsalita siya sa mga Hudyo. Maiintindihan ba siya nun? Hindi. So ngayon, yung Griego na yun, tumahimik ka, huwag ka magsalita. Kasi walang nakakaintindi nung sinasabi mo. That is pointless. Pero kung meron pang isang Griego rito, na makakaintindi ng Griego at nakapagsasalita ng Hudyo, sige magsalita ka dahil maipapaliwanag nito yung sinabi mo. Walang hokus-pokus doon. Ganun lang yun. Yun lang yun. At biyaya ng Espiritu Santo sa isang tao na makapagsalita ng Griego at makapagsalita ng Hudyo at the same time. Hindi lahat ng tao mayroong ganung gift. Kaya yun ay gift din to understand and interpret. Ginagawa ngayon itong mga Pentecostal na to, itong GIL,
Yung mga hubro ko, sarakambad, dakambad, yeah, turkambad. Yeah, yeah. Ganun nga, ganun nga. At yung mga yon, merong isang lilitaw na sasabihin, eto yung sinabi ni Pastor. Oh, yun. Sinong pinagluloko nyo? Diba? Ngayon, most of the time, yung sinabi naman ni Pastor ay nakasulat din naman sa Biblia. Ang tanong, bakit ka pa kailangan magaganyan? Di sana binasa mo na lang yung nakasulat sa Bible. Diba? Nasaan ang punto? Kaya, naku mga kapatid, napakaraming naloloko niyang mga pastor na yan. O kaya, pastor, eh, dahil yung na-misinterpret nila yung salitang magsasalita ng ibang-ibang wika? Oo. Oh, ano ba yung iba't ibang wika? Iba Ilocano, Kapampangan. Di ba yan naman yung sinasabing iba't ibang wika? Hindi yung hubrako, barakamba. Wala yun. Mabukos na siya ng iba't ibang wika. Barakato, sabi. Wala ho yun. Wala. Saka pastor, yung gaganunin ka, palalapitin ka sa harapan, tapos patutumba. Nagtataka ako doon, ako hindi naman matumba-tumba. Precisely. Yung iba natutumba talaga. Eh, opo, kinuha ko noon, hindi naman ako matumba eh. Ikaw ba naman yung... Ikaw lang matutumba, baka hindi ako saluin nung nasa likod. Nung misa nagpatitumba po ako, pero paupo, baka ako yung mabanggulo ko eh. Kunwari natumba ka nilang, pero... Alam mo, kapag ikaw eh, full of emotions, di ba kayo nagtataka sa mga libing may mga natutumba? Nasa libing ha? Yung may nililibing yung mahal sa buhay. Himatay na himatay. Wala naman sumasalo dun eh. Talagang consciously. Kung baga unconsciously, nawawala sila ng malay because of the burst of emotion. Sa panahon natin, sa science, hyperventilation lang yun eh. Nag-hyperventilate. Ikaw ba naman na wala kang tigil ng hallelujah, 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 hallelujah. Maggaganon ka ng kalahating oras pag hindi ka nag-hyperventilate. May paliwanag ang siyensya sa pinaggagawa niyang mga yan. Hindi yun igawain ng Espiritu. Dahil ang Espiritu in 1 Corinthians chapter 4 ay dapat nasa kayusan. Yung mga ginagawa niya, wala nasa kayusan. Lundagan dito, hiyawan dito, kahol dito, tower on. Natatanda ko yung tuta ko, pastor, eh, sa JIL, minulat ako noon. Eh. Pag ako nakatayo lang sa church, sasabihin nun, nakatayo lang sa church, dapat kailangan nakataas yung kamay mo, tapos magpupuri ka sa Panginoon. Eh ngayon naman ako, nahihiyawa kong gumanon. Kaya nakarelate po ako sa Baptist, nakatayo lang, nakaganon lang, nakayakan ng lola ko. Tumayo ka doon, magpalakpa ka, kasi magpupuri tayo sa Panginoon. Ang hinihingi ng Panginoon eh, 1 Corinthians, Romans chapter 12 verse 1. Time-time, ano po? Kasi sabi ng Romans chapter 12 verse 1, ay ihandog ninyo ang inyong mga sarili isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Ito ang inyong karampatang pagsakba. No? Romans chapter 12 verse 1. Hindi ko sinasabing masama yung raising of hands, pero pag itinaas mo yung kamay mo, dapat alam mo kung anong layunin. Hindi yung nakikigaya ka lang. No, hindi ako nagtataas din ako ng kamay sa pagpupuri sa Diyos, pero hindi para manggaya lang. Balik po tayo dun sa balik tayo sa topic natin, Melissa. Yung po bang stage na yun ay kailangan pagdaanan lahat o Hindi naman. Kumbaga, iyan pero in reality lahat Pagdadaanan talaga. Pinadaanan talaga yan. Pagdadaanan talaga lahat. Ang mabigat dyan. Hindi pa tayo mananalo sa argumento kahit minsan sa babae. Ano nyo, minsan ito malungkot. Merong hindi dumarating sa completion. Doon na sila sa discovery. Rebellion na lang po. Hindi sa discovery muna. Dumarating sila sa punto na hindi na ko-complete. Kaya umibigay. Hindi lang po tayo tatagal sa kanila, hindi mo tayo mananalo. Sa suntukan, kaya natin, pero... So, yun ang malungkot na sitwasyon na maraming pumasok sa pag-aasawa because of romance. Di ba, pag yung nasa altar at naglalakad, papunta dun sa... yung naglalakad sa aisle, papunta sa altar, puro romansa yon. Nako, walang nakikita yung ibang tao. Parang sabi nga, nasa alapaap yan eh. No? Hindi iniisip na pagkatapos ng 3 buwan ay mabubuntis na siya o na 1 buwan ay mabubuntis na siya, magbabago na ang metabolismo ng katawan, na pagkatapos ng 1 taon ay magpapasuso na sila ng bata, bibili ng diaper, bibili ng gatas, di na naiisip yung
Walang ganun. Yung responsibility ay hindi nila napagtutuunan ng pansin. Especially yung mga batang nagsipag-asawa. Dahil ang iniisip nila, katulad nung nagliligawan, lagi na lang magkasama, kain ng kain, pasyal ng pasyal, nood ng sine, kapag nagkakapera, ay banat ng banat kasi mga nakatira pa sa mga magulang. Walang sinusuportahang anuman, yung pera nila, kanila. Kaya pagdating nung realization na may kasama palang responsibilidad ito, patay. Ayun na. That is where the conflict begins. Yung ano, pastor, eh, no? Yung parang wala ka ng tigil sa pagtatrabaho, tapos nung una nasanay ka, ayoko na magtrabaho, ayoko dito. Tapos ngayon, kailangan mong, hindi ka pwedeng tumigil dahil may mortgage ka. Ayan. So, compromise na lang tayo, di ba? Compromise, di ba? Parang minsan gusto mo ng ano, eh, wala, eh, gagawin. Hindi ka pwedeng tumigil. Sasabihan kang tamad. Sabihan kang tamad, di ba? Pag hindi ka kumigilos, ako na lang ba na ako? So those things will be very conflicting talaga. Okay, kumusta tayo dyan? Okay naman. Ay, na umiyak po si Gisha. Pinapacify namin. Alaano ano kami. Nagtatantrams po siya kanina. Ate Evelyn, ikaw, kumusta? Malayo si Pastor Doming. Okay naman po sa biyaya ng Diyos. Basta nasa completion stage, okay yan. Nandun ang trust, no? Nandun ang pagtitiwala. Yan. Kaya Tess, importante yon yung completion stage. Bagay, kailan lang kayo? Bago pa lang kayo, nagsasama. Kaya, ha? Nasa honeymoon stage. Romance pa. nasa happy stage pa yung dalawang yan eh. Sa una nga po kami, hindi nga po yata yun eh. Parang siyempre bago parang sa una nagpapakibaga yan. Parang doon. Nawala si Kuya Bert ha? Nasa na? Nalaglag? Ilaglag na? Hindi, andyan po. Doon, ganun po yung una namin eh. Parang doon pa lang namin nakikilala kung sino yung bawat isa sa amin. Talagang napakalaking ano yun, yung first na pagsasama namin dito. Parang sabi ko, mahirap palang kasama. Lalo na mabigat kasi may comparison. Dahil may comparison. Dahil nasa banda na matay. Si Kuya Bert naman eh, nakailan na ba? Nakatatlo na ba? Nakatatlo na. Pero si Albert naman po. Si Albert... Ala kasi eh, hindi niya marinig eh. Pero ano naman din ako sa kanya, maano siya kaya lang, alam na nga natin ni Penguin siya yung maano. Sanguin! Ano po? Sanguin! Ginawa mo Penguin. Aaralin na nga natin yan. Hindi nila alam yun, Tess eh. Hindi pa nila naaral yun eh. Sa next week, aaralin natin yung temperaments. Oo, parang sabi ko, ang hirap pakianuhan to. Siguro sabi ko, kung hindi maano, pero hindi siya nagpapatalo talaga. Sabi ko, kung hindi maano yung ano ko, baka matagal na kami mula. Sa ano, cleric yun eh. Pero maano naman siya, kaya lang, yung basta yun na. Wala ka si Kuya Bert, kaya siya na pag-usapan. baka magtalo pa kayo eh. Sabi sa inyo, kayo absent eh. Delikado kayo. Usapan. pero Pastor po, ano yung kaya siguro yung iba, ano ba yun, hindi dumarating doon sa completion. Let's say po na nag-rebellion tapos dumating sa forgiving, ganun. Parang nahihirapan yung trust nga, yung letter T na ibigay na yung full trust. Kasi let's say, parang sige okay na, nag-okay na, tapos ang hirap na ulit magiging okay, tapos later a while, baka babalik ulit sa ganun na sitwasyon. Kaya parang nahihirapan mag-trust, ibigay yung full trust dun sa process. Pero huwag natin kakalimutan na wala pa namang complete sa atin talaga. Wala pa naman talaga dumating doon sa punto ng perfection. Magkakamali at magkakamali, darating tayo doon sa pagkakamali. Huwag naman natin gagamitin yung process para yung
yung ano tawag na, yung wag nating gamitin passes yung kalayaan na yun na magkamali. Hindi naman dapat ano, pero ang reality talagang we will all fail at one point kasi we're human at bahagi yun ng old nature. Kaya nga lagi na hinahamon tayo ng Biblia na mag-aral, mamuhay sa kabanalan, humingi ng tulong sa banal na espiritu para turuan tayo na makapamuhay tayo ng may kabanalan. Kasi wala sa ating mga sarili, mahina talaga tayo. At darating ang panaga, Pastor, no? Halaga. Susunod laban ng ano eh, ng laman eh, saka yung ano. Pero alam niyo yung mga bagay dati na nagpapasalamat ako sa Panginoon eh. May mga bagay dati na talagang gustong-gusto ko rin pero tinanggal ng Diyos eh. Kapag ang Diyos ang nag-alis, mawawalan ka talaga ng gana sa mga bagay na yun. Pastor, anong ginawa nyo? Kapag papanalangin nyo talaga, naalisin ng ganon? Ako, ang unang ginawa ko talaga. Hindi na ang signal ko, nawawala lagi. Ang sarap-sarap ng kwentuhan na eh. Well, ang una kong ginawa, Rendel, yung una talagang iniwasan ko yung mga lugar ng yung mga lugar na kung saan vulnerable ako eh. Alam naman natin yun eh, yung mga place of vulnerability. Ang hirap magtagumpay sa lugar ng kaaway. Yun ang lagi kong itinatak sa isipan ko. Huwag na ako lumakad sa mga lugar na maging mga anghel ay kinatakutang lakaran. So, kung ang mga anghel sa lugar na yon ay magkakasala, ako pa kaya? So, kaya I rather not go to those place or silipin man lang yung mga bagay na yon na pwede kong ikapahamak. Ganon. Yung isa. Palibas, kung paano, Pastor, ay yung sa isip? Well, lahat naman ng battle talaga, it always starts in the mind. Bibigyan ko kayo ng sample, ha? Tingnan nyo. Ang kasalanan, nagsisimula yan sa tinatawag na law. Doon naman lagi. Kapag merong law, merong batas, sabi nga, ano ba ang pangil ng kasalanan ay ang kautusan? So, ito. Merong isang washroom. Yung washroom na yon ay araw-araw nakikita mo. No, nakikita mo may washroom sa lugar na yon. Isang araw, yung washroom na yon may naging butas na maliit, nagkaroon ng butas. Nakita mo may butas, eh wala rin, hindi rin nakaakit sa iyo yung butas na yon. Until one time, may nagsulat na bawal sumilip sa butas. Ngayon, kung meron nang nagsulat ng bawal sumilip, ano yon? That is a law, right? Nung nagkaroon ng batas, tandaan ninyo, yung law will always be tested. Yeah. At ang batas, ipinakita yan para maging salamin sa'yo. Yung law, yung Ten Commandments, it was given to the Israelites as a mirror para ipakita sa mga tao, eto na ginagawa nyo eh. Ginagawa nyo itong mga bagay na ito. Kaya yun na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel. Ngayon, nung nakita mo ngayon yung bawal sumilip, inireveal lang nito kung anong uri ng puso meron ka. Magkakaroon ka ng interest doon ngayon. Ano kaya meron? You will question that, right? Ano kaya meron? Doon ngayon papasok yung tinatawag na imagination. May kasalanan ka na ba doon? Meron po. Meron na wala po. Pa. Ah, wala pa. Depende kung anong in-imagine mo. Ayun, depende kung anong in-imagine mo. Wala pa. Ngayon, kung ang in-imagine mo, ay si Kuya Bert na dumi doon sa washroom na yon. May kasalanan ka ba doon kung naisip mo si Kuya Bert na nadumi, natae doon sa washroom? Wala. Wala. Pero kung ang iniisip mo, ay si Tess, naliligo doon sa washroom. Yun na. So you will imagine na naliligo si Tess. Ngayon, ang susunod noon, yun ang una, fleshly impulse, mabubuhay yung pita ng laman. Ano meron doon?
At ang kasunod noon ng fleshly impulse, yung imagination. Pag nag-imagine ka na ngayon, susunod doon, yielding of self. Yung yielding of the self will always starts in the mind. Uutusan ka ng isip mo. And then, you will yield physically. Yun yung tinatawag na yielding of bodily members. You will follow your footstep, you will follow and obey your mind, sisilip ka ngayon. Ngayon, kung ang nasilip mo naman doon, si Tito Bert na naduminga, bali wala yun. Na-disappoint ka. Pero kung ang nasilip mo naman, ayaw mo pang tingnan, Bishop, yun. Ayaw mo tingnan pag natingnan dadong. Pero kung yung babae nga na nandun, ang nasilip mo, it will lead you to lust. It will yield you to probably masturbation or rape. Pero nagsimula yung lahat saan? Sa isipan. Ganun yung sexual desire, ganun din yung pagnanakaw. Nakakita ka ng pitaka, nabuhay yung pita ng laman. Naku, ano kaya laman nun? Ang kapal eh. So you will imagine, siguro puro 100 ang laman nun. Puro $100. Tapos inimagine mo na, naku, marami akong mabibili doon. Makakabili ako ng ganito, makakabili ako ng ganon. And then you will yield. You will yield. And yielding of bodily members, nandun ka na sa harapan ng pitaka, kinuha mo na, ibinulsa mo na. Lahat ng kasalanan, doon nagsisimula. Ulitin natin. Ano? May batas. Tapos, ano susunod? Yield, ano tawag doon? Fleshly impulse. Pita ng laman. Kaya ang tukso ni Satanas kay Eva, saan niya binanatan? Fleshly impulse. Okay. Napakaganda sa paningin ng babae ang bunga. Masarap yaan. Amen. Salamat. Tanong. Meron pang tanong? Kuya Bert, kwento. Ha? Magkwento ka daw. Ilang stage po pinagdaanan niyo? yung kwento ko pong naisip eh, yung sa pag-aasawa kasi nabanggit niyo eh. Yung mag, ni kinakasalyuan na kayo, nagkagalit pa yung mag-asawa, yung mga yung magulang. Iyak kasi ng iyak yung babae. Ba't may kaiyak ka ng iyak? Eh kasi kaya naaalala ko yung kay hirap na dadanasin ng anak mo. Bakit tayo ka maghihirap eh? Maganda naman trabaho nung magiging manugang mo. Eh yung hirap eh kang aabutin niya pag siya nag-asawa na eh ka. Ano ba yung hirap? Mas mahirap eh kay hirap niya aabutin kaysa inaabot ni Jesus, sabi po eh. Bakit eh ka? Si Jesus ay ka pinakuan ng pinako sa kulis eh, unang tulis ng pako eh. Anak mo kay papakuan eh, una ulo. Pinakabigap na naman si Kuya Bert eh. Ay, hindi na pick up. Bastos ka raw, sabi ni Dan. Ano ba kaya? Sabihin mo kaya? Sister girls? Okay, mga kapatid, salamat po sa inyong pagdalo sa ating gawain. Kung may pagkakataon kayo, magkita-kita po tayo sa Linggo sa ating pananambahan. Oh, Sunday. Ba tayo sa Sunday? Yes, Pastor, Sunday. May pakain. Paano si Pastor? Ano? Narinig ba sa Facebook? Yung pinamute ko yun eh. Narinig po, hindi minute, Pastor. Hindi minute. Di ba minute? Di ba yung minute? Dapat minute. Ang namin eh, kasi Facebook kami. Pero wag daw ano yun sa ano. Okay lang. Yeah. Basta magsalo-salo tayo kung ano meron pagsalo-saluhan natin sa biyaya ng Diyos. Yeah. Basta rilang taon na po kayo? Doble 5! Kay dad nyo pala si mami, 55. Oo, para na palakit ang anak eh. No? Ilan taon ka na parin, Del? 35. Ma, 35. Maaga nag-asawa nanay mo, no? Ano? 18, 17. Ah, 17? Ah. 17, hindi na Bonnie B. Oo nga. Matanda si daddy ng 10 taon eh. Oo nga.
ata pa nanay mo, 55. Tess, may apo na yan eh. Ilan na apo mo, Tess? Tatlo po. Panganay, ay panganay ko apo, 12. Sumunod, 7. Sumunod, 6. Dami, 12. Ate Tess, ilan taon na kayo? Itanong na ng edad. 52. Ah, 52. Bata rin. Magkaedad lang sila ni Ate Dang. Maaga ding nag-asawa. Maaga ding nabiyuda. Di bale? Oh, nabigyan ka pa ng isa. Na okay. The age of 28. Biyuda na ako sa buhay nun eh. 28? Anong biyuda na sa buhay? Hindi, ano po. Nag-abroad yun eh. Hindi na kami magkita. Tapos... at the age of 33 namatay po. Nandun pa rin siya sa abroad. Hindi na po kami nagkita noon. 28 pa lang bale, no? 28 pa lang ako, wala na akong kasama talaga. Hindi pa uso nung gaano yung mga video-video, ganun. Okay. Video call, hindi pa po. Hindi nakikita, walang ano. Ano lang noon? Ano tawag doon? Voice tape? Opo. Voice tape nung una. Sipin mo, magkukwento ka ngayon, oh, baka makakarating doon isang buwan. Iba na kwento bago makarating. Nagbago na isang buwan. Tagal eh. Pero pasalamat pa din po ako sa Panginoon na talagang ano, wala pa pong isang buwan na iuwi yung bangkay ng asawa ko. Hmm. Sa Japan yun, no? Hindi po, South Korea. Anong date? Ano po yun? December 21, 2003 yun ang namatay. 2003. Oo. Medyo ano na Korea no? Medyo maganda-ganda na. Binigyan nga po yun ng, kasi TNT yun eh, binigyan siya ng amnesty na pwede na siyang umuwi ng March. Kasi hindi na nga inabot. December na wala na. Ang Korea ganun eh. Lagi sila nagbibigay ng amnesty. Ako, nag-TNT rin ako sa Korea eh, ng 1990. Na-expired yung visa ko. Tapos, yun, umuwi ako. Na-amnesty rin. Galing nila, walang bayad-bayad. Wala, wala penalty. Sa pagbigay sa'yo ng papel. Sumulat po ako. Pumunta ako ng Korean Embassy sa Pilipinas. Tapos, sumulat ako sa embassy nila. Yun nga na about sa asawa ko. Ayun po, naiuwi naman kaagad. Wala na si Kuya Boy. Maganda na, maganda na panahon. Pwede na tayo minsang magkita-kita sa park. Oo nga, Pastor. Pwede tayo mag-fellowship sa park. Malamig pa. Plus 8 pa. Mga sa summer. Parang nahiya pa nga yung lamig eh. Parang nag-aalangan pa kung may init siya o lalamig. Pagdating na yung ano, anak ni Tess. Kailan yung Tess? Sa April? Baka po 28, 29 gano'n kasi iyon po yung pinagpipilian ni eh. Iniisip ko nga yan pag umuwi si Albert. Sabi ko, paano na kaya ako makakapunta ng church? Sabi ko. Ipapasang ko namin. Tinitingnan ko po sa ano kung anong bus ang pwedeng dumaan. Yung ano. Kaso Linggo, ang hirap ng bus. Harap tayo. Ang daming dadaan sa iyo ron. Sa may mga area ho doon eh. Doon sa area na yon. Dami ron sa Mandalay. Kahit pinaati. Marami. Hindi, si Kwan, sila Sister Menchi, doon sila dumadaan sa lugar natin mismo. Kahit si Ate Ading. Galing si Ate Ading ng ano eh. Ng Faxuarin eh. Hindi, oh. Sister Menchi po, takuan sila eh, sa Amber Trail, doon dumadaan sa amin yun sa Mandalay eh. Oo nga. Okay. Pamilya din yata sila eh. Kinaibet, so, Glenn. Yes, Kuya Glenn nga pala, no? Taga doon yun. Marami, marami, marami. Babadaan na kita. Sige po, yun yung tinitingnan ko. Mamalili. Saan ba? Kina Marvin, ay hindi, kina Marvin malayo na. Kabila. Yan, yan. Sige mga kapatid, tayo ay magwakas na sa dalangin at
Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Si Ogie, marami pang trabaho yan. Tatrabaho pa yan. Work from home, si brother. Oh, God. Sige po, tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Dalangin po namin patuloy na pagpapala at pag-iingat para po sa buhay ng bawat sa amin. Dinadalangin namin, Panginoon, na daanan man namin ang iba't ibang stages ng marriage life, ng married life. Naniniwala po kami, Panginoon, na dahil kami naman ay itinalaga, tinadhana mong maging asawa ng aming mga kabiyak. Naniniwala po kami na we will come to a point of completion na dadalhin mo sa aming mga puso yung pagtitiwala sa aming mga kabiyak upang makapamuhay kami ng may kapayapaan. Kung may mga pinagdadaanan man ang mga relasyon ng aking mga kapatid, ang aking pungsamo sa iyo, ay samahan mo sila, Panginoong, mapagtagumpayan ito. Pinapanalangin ko po sa iyo ang sambahayan ni Ogie at ni Donna. We are praying for Keisha right now, Lord. Pinagpe-pray din namin po si Ate Evelyn at ganun din po si Kuya Doming. Pagpalain mo rin po, Panginoon, si Rendel at si Melissa, ang mga bata, ang kanilang buong sambahayan. Ganun din po ang pamilya po ni Kuya Bert at ni Tess, ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ang nalalapit na pag-uwi ni Kuya Bert pa-uwi ng Pilipinas, ibalik mo po siyang ligtas. Ano man ang mga bagay na gagawin niya ron, hayaan niyo pong maasikaso niya ito. Ganun din po si Tess, pagpalain mo po ang kanyang pamilya, mga anak na papunta rito sa Winnipeg. I'm also praying for my family, Lord. May you bless us at ikaw po ang masunod sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat. We bring back all the glory to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Picture muna tayo para sa small group. Kuya Bert, wala kang picture. 1, 2, 3. Pa. Yan. Okay. Okay. See you on... Sunday po. Sunday. Sunday. See you guys. Ayan na, kasama na ako. Ayan, ngayon. Pala naman eh. Meron eh. Ay, isa pa raw. Lumitaw na. Lumakas na yung kwan. Signal. Okay. Ingat ka naman pa. Ay, hindi ko pa nagmamaneho. Hindi ano? Hindi po. No, auto-drive. Auto-drive. Tama si Robert eh. Sa truck eh. Sige po. Good night. Good night. Good night po. Good night. God bless. God bless. See you on Sunday.